hỏi nữa. Nó quên đi phải làm con nào Quran. Quran. Để đưa xem nào Quran. Sabi mo pag okay na. Okay na, bismillah. Okay, so, pwede mo itaas yan? Gusto niya itaas niyo pa? Ha? Itaas niyo pa? Oo, anak, ano, kuha ka doon ng mga books. Para hindi ka masyadong ano. Wala kang dala dyan. Yan. Ayun pa yan ako, ano? Koto-koto. Ayun, no? Koto-koto. Why? Quran yan? Ito. Ayan na yan. Sama mo yan. Ipatong mo yung damit na binigay sa'yo ni Raisha. Yan. Okay na? Okay, so, Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Wa alayhi natawakkal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. وعلى آل سيدنا محمد أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على من لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. So, alhamdulillah mga anak, sapagkat alam ko na halos lahat tayo, everyone are busy, busy sa trabaho, busy sa pag-aaral, busy kay babes. Ano ba naman? Pamungat babes agad. Nagbibusy-busy yan, hindi naman busy. Importante, almost everyone are busy, and I know that all of you, hindi naman tayo nagpapaka-busy sa mga walang kwentang bagay. And but still, Allah subhanahu wa ta'ala bless us to be here to renew the iman, right? Sapagkat yung mga gathering na ganito, sobrang blessed. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fadhakir fa'inna zikra tanfa'ul mu'minin. Indeed, reminders benefits the believers. Diba? So, ako mismo, alam mo, pag ako walang narinig na lecture, kaya namimiss ko talaga yung mga usra na kayo yung nagle-lecture. Right? Kasi iba yung impact pag ikaw yung nakikinig. Hindi rin po pwede na ikaw yung bigay ng bigay tapos hindi ka nakakakuha. And that's why I really love to listen sa YouTube, yung mga, syempre yung mga favorite ko na mga sheikh na fina-follow. Katulad ni Sheikh Saleh Al-Magamisik, nung marinig ko na may nagsabi na ligaw, parang, ouch, sobrang nasaktan ako kasi subhanallah, hindi siya pwedeng maging amir, maging imam ng Madina kung ligaw siya, right? So, nakakalungkot kapag may mga sheikh na parang napakadali para sa kanila na magsabi na ligaw si fulan, na wala naman tayong pinagbabasihan. Oo, naniniwala ako na pwede magkamali kasi like me, pwede ako magkamali. Diba? So, hindi naman siya malaikat. So, pag nakakarinig ka na si fulan ganito, sobrang nasasaktan ako. One of those also na paborito ko talaga pagdating sa tafsir, si Ustad Noman Alican. So pag may narinig din ako na nagsasabi na ligaw, parang, wow! Ano ba to? Lahat na lang ba na nagle-lecture ligaw?
Tapos yung totoong ligaw na mga itim, hindi mo masabing ligaw. Tapos yung mga taong nagbe-benefit yung mga tao, sasabihin mo na ligaw. Parang sobrang nakakalungkot. So, anyhow, ako ang gusto ko lang talaga, ang punto ko lang dito is, pag ako nanghihina, talagang kailangan talaga nakikinig ako. Bukod sa I love to read books, kahit wala akong kasama buong buwan, basta may mga libro ko, hindi enough na nagbabasa ka. Kundi talaga, minsan kailangan talaga nakikinig ka. And I do believe that itong maliit na gathering na magkakaharap tayo heart to heart talk will really benefits the believer. Kaya nga sabi ng Allah, indeed indeed reminders benefits the believers. Ayun, so alhamdulillah, kasi alam ko na busy tayo, but still Allah chose us to be here. And I hope that Allah will put barakah on it, and we will go home with so many benefits in barakah na magiging dahilan para tumas yung ating mga iman. Sapagkat mga anak, ang iman ay yazid wa yangqus. Fluctuating, tumataas, bumababa. Kahit gaano pa kalaki ang iman ng isang tao, kahit gaano kalaki pa yung, kahit sabi mo, nagkatahajud yan, nikab yan, ulama yan, or whatever yung iman niya, kahaj lang yan, iman is absolutely fluctuating. Kaya nga sabi ko, hinahanap ko yung sarili ko noong Ramadan, kasi hindi ko siya makita ngayon. Because indeed we are human, right? Hindi po pwedeng tuloy-tuloy na mataas ang iman natin, kasi otherwise, ano yun, propeta? Hindi na naman po pwedeng dire-diretso na pare-parehas kasi hindi naman tayo mga angels. Right? At least wag naman yung down and down kasi para hindi maging shaitan. But the fluctuation of the iman is absolutely fitra of human being. So itong gathering na to will really benefit the believers. Ayan. Bukod dun sa reward, na forgiveness, bukod dun sa mercy na sinishowered ng mga malaikat sa mga taong nakaupo dito, iba yung impact. Sabi ko, iba yung impact kapag nakaupo ka dito at nakikinig ka. Now, minsan, ang isang epekto ng hindi ka nakikinig to your local ulama or wala kang certain group na, ay, magkikita kita tayo ngayon. Di ba? One week, 1,744 hours at hindi ka nag-spend ng 1 to 2 hours for Allah, babagsak talaga yung iman mo. So, iba yung impact kapag may organization ka, may grupo ka na alam mo na, ukti, this is our time to revive the iman, to rejuvenate our taqwa to Allah subhanahu wa ta'ala. Right? So, dahil yung iman ay fluctuating, isa sa impact ng pagbaba ng iman kapag hindi ka nakikinig ng seminar, Warda, is una, tinatamad ka ng magsala or nililate mo na yung sala mo. Noong Ramadan, konsensya ka na hindi mo na perfect yung sunnah. Ngayon, okay lang na late ang wajib ko. Yun ang masakit doon. And then, next step ng shaitan, okay lang na hindi ka na magsala. And then, next step ng shaitan, okay lang na hindi ka na magsala kasi hindi ka na magsala ng door, ng asar, ng magrib. So, ituloy-tuloy mo na. And then, eventually, ano ka dugtong? Okay lang na makipag-chat ka, Raisha. Okay lang na mag-entertain ka ng ideal guy. Imagine, Kambal, sa dami ng mga ng lalaki na gusto natin, ito pang pinaka-idea lang mag-chat sa'yo. See? And then it follows, it's like a straw mat, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Committing sin is like a straw mat na nagbubuhol-buhol, hindi na maghiwa-hiwala yan. Kaya, ang pinakamasakit dito, pag iniwanan mo yung Islamic organization mo, yung mga friends mo, na every time you saw them, you immediately remember Allah, and kapag kasama mo sila, it really uplift your iman. Isipin mo, nawala ka na sa magandang companion, tapos napunta ka pa sa pariwala na buhay. And to the point na wana'udhu billah, ang pinaka-goal ng shaitan is paano ka mawawala doon sa landas ng Allah. So kaya ang unang-unang gagawin niya, huwag kang pumunta dito. Huwag kang pumunta doon sa mga ukti mo. Okay lang, busy ka sa trabaho, mayroon kang exam, sige lang, mamaya ka na, next week, and then next week, wala ka, next week, wala ka, next week, and then next week, hindi ka na makita. Malaman mo na lang, may boyfriend na, may kalaguyo na, nagzizina na, nakahubad na. See, this is the reality of life. Kaya nga sabi ko, hindi po pwedeng pabayaan natin ang ating mga sarili. Girls out there, hindi mo pwedeng pabayaan ang sarili mo. Don't be so convincing and convincing yourself, and you are trying to be foolish, telling yourself that I'm okay. No, no one is okay. In this generation, no one is okay. Right? Kasi hindi mo alam kung kailan ka titibay ng shaitan. At kung ang plano ng shaitan na Abe,
nanalo ka, bagsak siya, sa business siguraduhin niya, rice na, mananalo siya. At kung nanalo ka ng ABCDFG plans, sisiguraduhin niya na sa Zay, mabawala ka sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Right? At anong ginagamit ng shaitan? Ang ginagamit ng shaitan is our love to dunya. Your love to your work will be his path. Your love to finish your studies will be his tool. Right? Ipapakalimot niya sa iyo yung kader. Yung kader mo na, ay nako, ang kader mo, kung magkatapos ka, ang masama kung hindi ka nag-aaral, kung hindi ka nag-enroll. Ang masama kung naglalakwatsyera ka, ipapano ka naman talaga papasok, papasa, right? Yung idadivert ka niya na baka hindi ka po magtapos, baka ma-extend ka, baka maganyan ka, huwag kang pumunta dyan sa seminar na yan kasi ganyan. Right? Busy ka ngayon Sunday, itulog mo na yan. At saka maglalaba ka pa, ang dami na. Right? So eventually, dahil pababa ng pababa ang iman mo, pag dumating yung shaitan at yung napsuhawa mo na mag-best friend, talagang isang sampan lang niya sa'yo, pagsak ka na. Knockdown. Subhanallah. So ang pinakamasakit dito is baka mamaya mawala tayo dito sa dunya, nawala tayo sa landas ng Allah. So ang gagamitin ng shaitan, whatever the thing that you love most in dunya, this will be his specialty. Right? Sabi ko nga, isipin niyo lang, yung Adam alayhi salam at saka yung Hawa alayhi salam, they never loved dunya because they don't know dunya. Remember? They are people of paradise. They stay first at the beginning at the paradise. At ang ikinatakot lang ng Adam at ng Hawa alayhi salam is baka mawala sila sa Jannah. Right? Kasi sabi ng Allah, you can dwell. You can stay in paradise as long as you will not approach these three. Which means, you will stay here forever as long as you don't approach the three. So, waraan. I mean, isa sa fitra ng tao is yung mga bagay na gusto mo, baka mawala. Yung mga bagay na nais mo, baka hindi mo ma-achieve. Right? Yung mga bagay na nagpa-pam sa'yo, na pwede ka makakuha ka ng pera, magbigay sa'yo ng magandang buhay. Right? Si babes na nagpapaligay sa'yo, natatakot na mawala sila. Ito yung ginagamit ng shaitan. At nakita niya na very effective kay Adam alayhi salam. Anong ginamit ng shaitan kay Adam alayhi salam at kay Hawa alayhi salam? Ang ginamit lang niya is the love for Jannah. Ikaw, your love is not Jannah. Your love for dunya. So kung ito mismo na halal na pagmamahal, nagawang palabasin ng shaitan si Hawa at si Adam sa Jannah, ikaw pa kaya na ang kina sisiraan ng ulo mo, isang trabaho mo, ang whatever mo, ang etc. mo. Right? So anong sinabi ng Allah? You can stay here forever as long as you don't approach the three. Anong ginamit ng shaitan? Hey, Hawa, are you not wondering why your creator don't want to approach you? You don't want you to approach the three? Because if you approach the three, you will be dwell in paradise forever. Binaliktad niya. Right? Binaliktad niya yung gusto ng Allah sa gusto ng shaitan. Huwag kayong pumunta doon. Don't approach, you will stay here. Sabi ng shaitan, you approach the tree and you will stay here. So nauto ng shaitan yung Hawa alayhi salam at ng Adam alayhi salam. And hindi lang niya nauto. Hindi lang sila lumapit. Wow naman. Pasaway, kinain pa nila yung bunga. Ganyan yung mga babae ngayon. Ideal siya eh. Baguio boy siya eh. Baka Baguio beans. Kung may takot siya sa Allah, ustad man yan, o hafid man yan, o whatever man yan, o tablig man yan, o ulama man yan. Kung may takot siya sa Allah, hindi kanya ikachat. Wallahi al-azim. Kung talagang mahal ka niya, pakakasal lang ka niya, at gusto ka niya maging nanay ng mga anak niya, hindi kanya ilalagay sa nalaka Jannah. Kaya please stop dreaming. Baguio boys, Baguio beans. Dami-dami ng Baguio boys na mashallah, napakabuting mga ulama. Nasisira pa yung kanilang reputasyon dahil sa mga pasamay ng mga Baguio beans na to eh. Naiinis ako. Bakit? Kasi ang dami ng akawat. Nagme-message siya dun kakasali. Sino ang ka-chatmate nila? Yang ustado. Nakakainis oh. Diba? Matatanggap mo. Alam ko maraming pasaway. Mas maraming pasaway na hindi ustado. Pero wag naman kayo ustado. Kasi si Ukhti, the moment na mag-Islam ka, akala niya tama lahat ang sinasabi mo. Akala niya totoo lahat ang mga pangako mo. Kaya naman nagpauto. Yung pala sampo sila naka-chatmate mo. Right? So ganito tayo eh. Mahina tayo eh. Takot tayo na mawala.
yung mga bagay na gusto natin. Walang babae na ayaw na gusto mabuti na lalaki. Lahat tayo dito, we are praying, we are making sujud in ruku. Yala, bigyan mo kami ng mabuting asawa. Lahat tayo, right? Ganyan, right? Rabbana habla namin azwajina wa dhurriyyatan na qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. So pag lumapit yung ideal guy mo, syempre kung wala kang iman, yeah, okay, fine. So sabi ng shaitan, nagsalam siya. Kailangan mo i-return yung salam. And then mag-wawalik ko yung salam, kaya next smiley, and then next birth na kayo. Next nang ligaw na, next nang ako na. So from magkaibigan, nagkaibigan, nag-date, nag-zina, astagfirullah, natin mo na ito bilay. Walang mananampalataya na makakapag-zina. And the same with Adam alayhi salam. Hindi lang sila lumapit sa Sajdatul Khuld. Kumain pa sila sa bunga. So mind you, mga kapatid, huwag mong sabihin na Yusuf ang iman mo. Huwag mong sabihin na nakanikab ka. Huwag mong sabihin na hijabi girl ka. Huwag mong sabihin na Muslima ka. Alam ko ang haram. Anak, yung Adam alayhi salam, hindi nila napigilan. Because that tree is maybe so fantastic. Kaya hindi nila napigilan, bigla sila napakain sa bunga. And the same with chatting. It's so fantastic. Iba kapag may nanuuto sa'yo. Hello babes, kumain ka na ba? Wow, you're so beautiful today. Hindi ako nakatulog sa kakaisip sa'yo. Same with that. Walang babae na sira ulo na magsisina. Tanungin mo, bakit sila nagkaganon? Only because what? Only because they were inclined. Only first in assalamu alaikum. Ganyang kagaling ang shaitan. Hindi na niya bibigyan ng effort. Ang mga espageti pataas pa baba, alam na niya mga kakampi na niya yan. Hindi na siya pupunta ng disco, alam na niya mga kakampi niya yan. Saan magbibigay ng effort ang shaitan? Doon sa mga mananampalataya, doon sa mga nikabi, sa mga hijabi, sa mga ustad, sa mga hafin, sa mga tablik at mga ulama. Right? Sabi ko nga, ako mismo na matanda, subukan mo nga makipag-chat ka kung hindi ka mahulog. Ikaw pa kaya na dalaga? Right? So mga kapatid, natatakot ako na kapag hindi tayo, wala tayo sa tamang pag-aaral at hindi tayo nakakakuha ng reminders every week, natatakot ako na baka mahulog kayo sa bitay ng shaitan. Nangako ang shaitan na ihuhulog tayo lahat sa nakaka-jahannam. Right? So ang dami-dami ng mga paraan. But anyway, that's not my topic. But the point here is majlis o dhikr is so important. Right? Na kung hindi ka nakaupo dito, hindi ka nakaupo sa mga local ulama, I really encourage sitting down with the local ulama. I really encourage you, uupo ka sa mga local ulama. Right? Hindi po pwedeng puro international. Kasi ang pagbabago talaga, kailangan mo makinig sa mga ulama natin. Right? So, the point here is, very beneficial, anak, ang majlis al-zikr. Very beneficial. Lalo na kapag you're surrounded by good friends. Talagang kahit ang mag-chat pa sa'yo, si ideal guy, Alice Batasa, wala ka nang pakialam dyan. I don't care about you. Na to the point na kapag nag-chat sa'yo, ang unang makikita mo, oh, kung hindi to mabuting lalaki. Kasi kung mabuting lalaki to, hindi niya ako i-chat-chat. Aakyat to sa bahay. Hindi ako nililigawan. Niligawan niya yung tatay at nanay ko. Right? So, mga anak, mahina ang mga tao, kung naging mahina ang Adam alayhi salam, na kung nakayanan ng shaitan, na mula sa dyan na, napalabas ng shaitan ng ating mga magulang, sino pa kaya tayo na? Pupunta pa lang ng dyan na, at hindi pa natin alam kung paano pumasok sa dyan na. At tinuturuan ka ng mga ganitong gathering, kung paano pumasok sa dyan na, at kung ano yung mga balakid sa pagpasok sa dyan na, at kung paano ka magiging malakas habang ikaw ay nag-travel, papunta sa dyan na. Pero, still, kahit na nakaupo ka dito, at the end of the day, kambal, ikaw ay tao pa rin. Tao pa rin. So natatakot tayo na mamatay tayo na wala tayong nagawa. Because you will really live and die the way how you live. You will die the way how you live. So kung nag-aaral ka, pero sala is sala, you will die as that. Kung nag-aaral ka, busy ka sa trabaho, pero mayroon ka majlis o dhikr, you will die as you are doing like now. Right? Kaya anak, hindi natin pwedeng bigyan ng katiting na distansya yung shaitan. Kasi mahina ang nafsu hawa natin, may shaitan pa, mayroon pang worst generation. Hindi pwedeng, hindi mo protection ang sarili mo. Dahil tao tayo, mahina tayo, mga bata kayo, ang dami ng shaitan na jin at tao na nakapaligid sa inyo. Minsan may shaitan pa na, sorry for the word, mahaba ang balpas pero napakalaking shaitan. Ginagamit pa yung hafid man ako, matan. Sarap kuruti sa hafid ka dyan. Right? Okay. So,
Anong problema? What if pag namatay tayo? What if pag namatay tayo bukas? What if kapag ang kamatayan natin, hindi natin alam bukas na pala? Right? Subhanallah, na'udzubillah. Ako lagi kong sinasabi, sobrang nag-benefits ako ng napakalaki doon sa asawa ng kapatid ko. Kasi he's so young. I think he is younger than me or hindi ko alam kung magkaedad kami. Right? And hindi mo talaga masabi yung buhay kung kailan darating. Right? And hindi rin po pwede na dahil mas bata ka sa akin, Mayora, ibig sabihin, mauuna akong mamatay. Unpredictable. No, ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Jum'ah, kul innal mawta allati tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Mulaqikum, that M of mulaqikum, ibig sabihin nun, hinahabol ka ng kamatayan. Kahit na tumakbo ka, hahabulin ka niya. Kung sinabi daw ng Allah na fa innahu mulaqikum, ibig sabihin, umupo ka lang, hihintayin mo lang yung malakal mo kung kailan darating. Pero pag sinabi mo na mulaqikum, hinahanap mo si Malakal Maut at hinahanap ka rin ni Malakal Maut. Na it's like, kung ang kamatayan ko sa Marawi, kahit na wala akong pera, kailangan ko magpunta ng Marawi kasi doon ang aming meeting place ni Malakal Maut. Right? So, anak, pag namatay ang mga tao, anong unang sasabihin ng mga tao? Pag namatay na sila. So, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِ أَحَدُكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّكَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ See? Sino ang kausap ng Allah dito? Mananampalataya. Oh, you who believe. Hindi mga tao ang kausap niya, nay. Ang kausap niya, ikaw na mananampalataya na mula sa espageti pataas sa baba, ginabayan ng Allah. Kinakausap ka niya kasi alam niya na shaitan will divert you from the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niya na you love dunya. Yung sabi ko nga, kung si Adam, Jannah ang ginamit niya, ikaw ang problema mo si Jannah, si dunya. Pero gusto mo rin ang Jannah, gusto mo rin ang dunya. And what is the best attraction of dunya? Na it is our children and our position. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah. Oh, you who believe, do not let yourself divert you from what? From remembrance of Allah. Dahil lang sa kayamanan mo. Ang kayamanan mo ngayon, kambal lang yung pagkatrabaho mo sa DSWD. Kasi dyan ka nakakakuha ng pera. Yung 32,000 na sweldo mo, yan ang gagamitin ng shaitan. For you to be neglectful of Allah subhanahu wa ta'ala. Right? Kasi, kasi na casual lang ako na pag hindi ako nagpakitang gilas, na baka mawalan ako ng memorandum of whatever next year, nawalan na akong trabaho, na mag-umpisa na naman ako sa 12,000. Is it right? Na kami na may mga asawa, na anong pangalawang ginagamit ng Allah, ng shaitan sa amin? Yung mga anak mo sa lima, yung mga anak mo, magbabayad, mag-enroll, mga anak mo. Ngayon, isa pa lang ang ginagamit ng shaitan sa inyo. Yung dunya ninyo. Nagiging dalawa lang ka kasi nakikipag-chat kayo sa lalaki ka. Kung hindi kayo nakikipag-chat, hindi sana, problema mo lang na dunya. Kaya problema na, hindi kayo makapaghintay na magiging asawa ng mga anak nyo. Pag gusto nyong hanapin, bakit? Kilala mo ba kung sino magiging tatay ng mga anak mo? Bakit na hinahanap mo? Di ba, Lay? Hindi mahanap. Kayahan mo siya maghanap sa'yo. Idadagdag mo pa sa problema mo yung mga bullshit ng mga lalaking yan. Sorry for the word. Talaga naman kasi halos lahat ng lalaki na tabiyo. 10 lalaki na isa lang ang gusto mag-asawa. Yung siyam na puro buisit. Sigurado ako na yung kachat nito nakasama dun sa siyam. Kung talagang totoo siya, naakyat. Walang pera, walang pakialam. Basta yung alam, mayaman ka. Yung mga ganun, yung mga daming rason. Ganun talaga yung pag walang dahilan. Pag hindi gusto, maraming rason. Kasi hindi ka talaga niya pakakasalan. Kaya sabi niya, walang pera, nag-aaral pa. There's no friendship in Islam. Kailangan ko yata magpa-video dito, women and women. May video, right? Yan mo. Panorin mo sa Google at sa YouTube. Women and women can't be friends. Yes. Lahat pala sila gusto sex. Maliban sa bakla. Yes. Right? Christian yun na, hindi Muslim. Buti na lang non-Muslim ang gumawa. Women and women can't be friends. Watch it. Right? Para nakita mo na ikaw lang pala yung nasisira ng ulo ng friends. Yung pala siya, nagdanasa na. Anong gagawin ko sa kanya bukas?
anong strategy ang gagawin ko kay Rai? May Allah forgive them, may Allah guide you. Okay? So, ito yung nakakatakot dito, right? And then anong sinabi ng Allah Ta'ala? Wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Anyone, any believers na ma-deceive ng shaitan sa paggamit ng shaitan sa mga anak at kayamanan, trabaho, pag-aaral, and whatever in this world, fa ulaika humul khasirun, absolutely sila yung mga bankrupt. Sila yung mga, yung lalapis. Sila yung bankrupt, not successful, khasirun in dunya and khasirun in akhirah. Not successful, both in dunya and akhirah. Right? And then sabi niya, وَأَنْفِكُوا مِمَّا رَزَقَنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَيَّأَتِ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ. Yung may mga pera dyan na ayaw magsadaka, kasi ngayon hindi ako makapagsadaka, dahil ang sasabihin ng shaitan, wait lang Sally, huwag ka magbigay ng 1,000 kasi yung anak mo magbabayad pa ng school. Shaitan is waswasing poverty to the wealth. Baka ma, hindi ka na, wala ka ng 1 million pag binawasan mo na 1,000. Come on, huwag mong bawasan. 10 na lang, yung barya mo dyan. So sabi ng Allah, wa anfiqo mimma razaqnakum min qabl ayyati ahadukum al-maut. You spend, you should spend from your provision before you die. Ay, yung mga mananaw na nagkakatay ng baka na pag namatay na yung mayaman, ay kaya mamagkunga. Hindi na kailangan yan. Di ba hindi na niya yan kailangan? Kailangan pala, magkasadaka tayo ngayon. Warda, yung zakat mo, alam ko binibigay mo mayora. Pero yung sadaka, magsadaka ka na ngayon bago pa dumating yung malakal maut. Right? Everyone loves money, including me. One of the billah. Pero it's our iman who will really fight for that love for money. Right? And then, anong sabi niya? Fayaqul, Rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib. Kapag namatay na daw yung mga mayayaman na madadamot at yung mga maraming anak na kinalimutan nila yung Allah, hindi sila nagsala dahil yung anak nila ganito. Kailangan ko maganap buhay kasi yung anak ko kailangan niya. And then wala nang sala, nakalimutan nila na Muslim siya. And then pati pera niya, hindi niya kayang ibigay sa mga mahirap, sa mga walong beneficiaries of zaka. Ano daw ang sasabihin nila? Lawla akhartani ila ajalin qarib. Oh Allah, kapag dumating na yung malakal maut, nagkikipag-bargain sila sa Allah. Let's bargain, ya Allah. Lawla akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, can you extend only 1 hour? Only 1 day? Right? Bakit siya nag-extend? Ha? Bakit siya nag-extend? Ang sabi niya? Fa'asaddaqa. Wow. Fa'asaddaqa. Ito yung unang sasabihin ng mga mamamatay na. Wallahi al-azim, ya Allah, isinusumpa ako sa iyo, lahat ng kayamanan ko, gugugulin ko na. Eh, tigwala, sinungaling ka. Bukag, bukag ka. Pagbalik mo na naman sa dunya, ang may alala mo na naman, Ferrari, Louis Vuitton, bagong flip-flop, tapos madamag ka pa rin, sinungaling ka. Fa'asaddaqa, yala, mag-asaddaqa na ako. Ito pa, wa'ad kun minas salihin. Gagawa na po ako ng maraming kabutihan. Na gagawa na po ako ng maraming kabutihan. Sasabi na naman ng Allah, sinungaling ka. Eh, ikaw na bata ka, pagbalik mo na naman sa DSWD, yan na naman ang gagawin mo. Maging director ka pa, yan na naman ang gagawin mo. Eh, ikaw, Mayura, pag hindi ka nagbagong buhay, pagbalik mo, makikipag-chat ka pa rin. Sinungaling. Right? Because shaitan beautify evil deeds. And shaitan have heavy whisper doon sa ating mga puso na dunya is nice, dunya is nice. Bata ka pa, lay, bata ka pa, mga anak, bata ka pa. Saka ka na magsala kapag age of 30. Kapag nag-asawa ka na, saka ka na mag-abaya. Diba? Okay lang na mag-boyfriend ka. Lahat naman ng tao may boyfriend. Alam mo ba yung mga hijabi dyan? Maniwala ka dyan. May mga secret lover yan. Eh, kung si hijabi nga, may secret lover, si spaghetti pa kaya, si spaghetti, siguro nakadami. Si hijabi, isa lang. Right? Minsan, nauuto, 2 beses umiiyak. T-I-N-G. Eh. Diba? Oh. Kunti lang kay hijabi, marami kay hubadi. Astagfirullah, aladim mo na tumilay. Right? Gagawa ko yan na maraming kabutihan. Hindi na ko yan gagawa ng mga bagay na ayaw mo, ya Allah. So ito yung ayaw natin mga anak. Ito yung ayaw natin na mangyari na baka dumating yung malakal maut because the kamatayan is unpredictable, bagtatan,
It will come anytime, and it will come, it will really give you surprise thing. Oh, dito na ako. Wala ka na magawa. At kung sabi niya may diabetes na nga mamamatay, minsan nga marami may diabetes, inabot ng 20 years. Tapos yung bata na walang sakit, siya yung tinamaan ng dengue na tsuba. Unpredictable. Diba? Bagong panganak na matay, teenager na matay, 5 years old na matay, ito na yung manay niya eh. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin, unpredictable ang kamatayan, Lay. So don't be foolish of yourself. Diba? Huwag kang maging TNG. Nasasabihin mo na okay lang, I will enjoy. Mamaya na ako mag-uustra. Pearls of wisdom, marami pa naman yung araw na yan. I'm always telling you, walang, hindi ko alam hanggang kailan ako mag-appear. So kung hindi ka magpapalakas ngayon, kailan ba? Kung ang iman mo, ididepende mo sa akin, paano pag namatay ako? Kung ang iman mo, ididepende mo sa Mujadilat, paano pag nawala si Mujadilat, wana'udzubillah? This is the reality. Walang magtatakal sa mundong ito. Right? Kailangan mo i-empower din sarili mo. Not only with secular education, we need to empower ourselves with tawhid and with fiqh, with Quran and hadith, with sira. You need to empower yourself. You need to learn Islam by your own. Na ang bilis mag-aral ngayon, hindi mo kailangan na malaking university. Of course, I really encourage people to go to Baguio and to go to Darul Amal and to study in the Umul Qura. Of course, that's the best thing, to go to Egypt. Pero hindi mo na kailangan ngayon. Kasi wala ka ng dahilan, bakit hindi mo kailangan alamin, bakit hindi mo alam ang Islam? The problem is, you spend 10 hours in Facebook, but you never spend 1 hour for your religion. Nak, we need to empower ourselves because life is so short. We don't know kung kailan darating si Malakal Maut. At ayaw natin dumating dito sa senaryong ito na sinabi ng Allah at ang kausap ng Allah ay mananampalataya. Remember, not the people. Like, not the other people. He is calling the believer. Don't be deceived by your children and by your property. And spend right now. And do good righteousness. Hindi bukas. Ngayon pa lang, anak. At lalakas ka lang kapag malaki ang kalaman mo sa Islam. Islam at is not a religion of emotion. Kaya itong mga itim na to, naligaw na landas, naging extreme, naging radical, because they are so emotional but they are empty of the true knowledge of Islam. Islam is a religion of knowledge. And the more you know, the more you love it. And the more you love it, the more you want to live. Hindi po pwede isasagawa mo yung Islam nang wala kang kaalaman. Dahil pwede ka maging extreme. Pwede ka maging radicals. Kailangan alam mo na ang Islam is religion of justice. And anything na ginagawa na walang justice is not Islam. Kahit Christian pa yan, you should be just with them. Islam is a religion of mercy. At lahat ng iniisip mo na Islam na walang mercy is not Islam. Right? Islam is about wisdom. It's about knowledge. It's about hikmah. Hindi pwedeng nag-aaral ka pero hindi mo ini-squeeze yung wisdom. Hindi ka nagre-reflect. Bakit ito ginawa ng Allah? Bakit ito inutos ng Allah? Bakit kailangan ng ganito? You should know with proper understanding. You should know it by your mind and you should balance the heart and mind. And that is wisdom. Right? With action, that is wisdom. If you know it and you understand it and then you believe with this heart and you act by that, that is wisdom. Hindi po pwedeng emotion lang maliligaw ka na landas. Yung mga post na Sudan, it's not all true. Hindi yan totoo. Yung mga post na 1 million, 2 million Muslim in China, tingnan mo nga yung mga mukha, hindi naman mga ano yun, hindi naman mga Muslim Chinese yun. Halatang-halata mo ginawa siya. When I attended one of the workshop in Thailand, di ba? By Wami. Matan, I just realized, ako pala yung mga na biktima ng mga tao. Ito kasi dati masyado, may pagka-emotional akong tao eh. Right? Kasi nakikita ko yung mga sinabi ng mga bata, na emotion ako. Pag nakita ko, post ako agad. And then when I learned na ang dami-dami pa na ginagawa ng mga enemies of Islam na hindi totoo, I stopped believing it. Until hindi ko malaman na totoo talaga to. So it should be wisdom. Right? And it should be about serving other. Anything that will destroy the humanity, even if they were not Muslim, is not Islam. Because Islam is here to bring peace, justice, mercy to the people. Right, anak? So kailangan natin magpalakas. At hindi po pwede rin siya na mag-aaral ka ng Islam kapag may asawa ka na. Kasi kapag may asawa ka na, bukas meron ka ng anak. So paano ka mag-aaral kung may...
Nak, napakaswerte nyo. I'm telling you, kung ako lang sa lahat ng dalaga ako, may ganito sa social media, at may mga local speaker and international na masasagipan mo ng kaalaman. Of course, I'm so happy for what Allah has given me. Pero, I can go beyond. Tulad nito, mga kahit ituwain mo ka, napakaliit ng kaalaman mo, kasi hindi ka ulama. Doon ako naiingit sa mga ulama. Right? Naiingit ako sa mga taong pag binasa yung Quran, automatically alam yung tafsir. Ako kailangan ko pang magsaliksik. Mag-aral ng napakadaming tafsir kasi baka mamaya iba yung masabi ko. And now, anak, Allah is opening to you the door of all goodness in social media. Pero saan ginagamit ang mga bata? Puro kalokohan. Social media is not haram. It will really open to you all the goodness. Pero pag hindi mo rin alam, bubuksan niya sa iyo ang lahat ng evilness. From 1 to 1 trillion evil, makikita mo sa social media. So mga anak ko, ngayon ang sabi ng Allah, kapag mamamatay na yung mananampalataya na na-divert ang kanyang iman, na wala yung iman niya dahil lang sa kanyang anak at kayamanan na ibinigay ng Allah, katalinuhan, ilmo, pag-aaral, whatever, trabaho, nakalimutan mo yung Allah, ang sinasabi ng Allah dito, magsisisi ka. And you will have bargain with Allah. Right, Ya Allah, bigyan mo lang ako. 1 day, 1 hour. Ya Allah, I swear to you, fa'asaddaqa wa akun minas salihin. So anak, hindi pa tayo namamatay. So please, invest in doing a lot of good deeds. At dito ako mag-end sa, ang gusto kong itopic talaga is yung Suratul Hajj. Right? Yung Suratul Hajj, nang sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa Suratul Hajj, yung, ang sabi niya, ang kausap na naman niya is yung mananampalataya, no? Ang sabi niya, Ya ayyuhal ladhina amanu, irqa'u, wasjudu, wa'budu rabbakum, waf'alu lukhair, la'allakum tuflihun. Apat to, right? Ya ayyuhal ladhina amanu. Subhanallah, ang kausap na naman ng Allah ay silang mananampalataya. Kayo yun, mga anak, tayo yun. Hindi niya dito kausap yung mga kafir at mga tao na walang paniniwala sa Allah. Sabi niya, irqa'u. You begin your day with irqa'u. Para maintindihan natin, waqimus salah. Right? Iqamus salah. Ang sala ay ibada na kailangan itayo mo siya. Hindi pwede siyang ginagawa ng nakaupo. Especially yung mga wajib. Yung wajib na sala, yung mga fard na mga sala, the fajr, dhuhr, asr, maghrib, and salatul isha, yan ay mga wajib na mga sala na kailangan talaga itayo mo. Waqimus salata lidhikri. So, ang pwede mo lang isala na nakaupo is yung mga sunnah. Kaya kailangan talaga kung nasa school ka, maghanap ka ng corridor, ng room, kung saan maitatayo mo yung sala. Pwede ka lang nakaupo, nakatihaya, nakahiga kung ikaw ay may sakit, kung ikaw ay nasa ICU, kung ikaw ay nasa hospital. Pero kung wala ka namang kasakit-sakit, kailangan tumayo ka. Ang problema dito sa mga kabataan, very energetic kapag magsasayaw. Very energetic kapag magmi-music. Yung music na yan, yan pang magda-divert sa iyo sa landas ng mali. Diba? Paano mo maalala yung dhikr kung music ang nasa laman ng utak mo? Yakapin mo ako, sinasamba kita, too much love will kill you. Pwede ba tigilan mo ako? Kailan pa naging halal ang music? Ikaw nga mismo eh, wala kang boyfriend. Diba? Umupo ka na ano? Wala kang iniisip, narinig mo lang yung instrument. Dun, 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 dun. Para, makakita mo talaga yung puso mo, something eh. Eh ano pa kaya kung may sound? Too much love will kill you. Oh. Kailan pa maging halal yan? Ang dami ng hadith, hindi yan ang topic ko. Right, naalala ko lang. Ako talaga, subhanallah, alhamdulillah, ang kahinaan ko talaga is music. When I was young, astaghfirullah aladhim, I was really inclined in music. And the moment na malaman ko na haram ang music, matahan ko Allah ta'ala. Kahit kamatayan ko pa, hindi na ako maging music. Ah, huwag na tayo magpaligwi-ligwi pa. Ah, maraming ligaw na lang, that's maliligaw sila eh. Maliligaw sila kapag ginawa natin, sasabihin natin na walang sapat na basihan. Astaghfirullah aladhim, muna tumilay. Right? So ito, Ya ayyuhalladhina amanu irqa'u. Tumayo kayo, sabi ng Allah, sa sala. Sabi ko, napaka-energetic na mga bata kapag gagawa ng haram. Pero kapag magsasala, walang energy.
So if you want to be, if you want to invest in good deeds, then kailangan mo, you should begin your day with erqaw. And it should be with, it should be begin your day with fajr. Right? Not the reason why incline and sin is because we neglect our fajr. The first fight between you and shaitan begin at the first day of the dawn. And if you neglect your fajr lay, automatically shaitan will really conquer you for the rest of the day. So if you want to defeat your shaitan, you should defeat your nafs and stand in prayer, because your fajr is your first armor against shaitan. Nantanay niya sa mayor, may kaya kapag nyo tanong na alas 5 midi. Ah, pasok ko naman na 7. Nanay, no ka, manwa ka ni... Ang pasok ko naman na 7, magka-fajr ako, pero pwede bang 5:30 na ako magka-fajr na ngayon na ang alas 5 na paliwanag na po ang mundo. Hindi katulad nung Ramadan na 5 o'clock na madilim-dilim pa. Na anong sinasabi ng shaitan, eh, kana, sige lang. Ang pasok mo naman sa school na 7 o'clock na, gumising ka na 6. You need to fight. And you should fight by standing in prayer. Erqaw. You should stand in prayer. If you stand in prayer, you win the first battle between your nafs and shaitan. Anak, kaya natin to. Alam ko, lahat tayo nag-i-struggle. Ako din naman ay hindi araw-araw gumigising ng 4. Right? Talaga may mga moment na, alam mo, pag nagising ako ng mga 4 to 5, iniisip ko, ano kayang ginawa kong kasalanan? Ba't hindi ako nagising na maga? I'm really, wallahi lazim. Every time na hindi ako nagigising na maga, I automatically, sinabi ko na sa sarili ko, I did something wrong yesterday. Or mayroon ako napabayan sa mga obligasyon ko sa Allah. Kaya, ang impact niya sa akin, hindi ako nagising na maga. Ito yung mahirap dito. Kaya nga sabi ni Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, pag gumawa ka ng kasalanan, it's like a straw mat. Kasi may impact eh. Nakipag-chat ka, may impact, wala ka ng fajr eh. Late na yung fajr mo eh. Gumawa ka ng haram, may impact yan eh. Nag-backbite ka, may impact yan. Nagyabang ka, may impact yan eh. Talagang dinadamage siya yung iman mo. Dinudumihan mo yung puso mo, malinis eh. Right? Kaya subhanallah mga anak ko, we need to stand in prayer. And it should be our first goal. Whatever happened. Pero ano masakit? Kapag naiihina, puputok ang pantog, makakapunta ng CR. Pero kapag mag-uuduin niya magawa, how dare you? Saan ka banda papasok ng paraiso? This is the problem. Kahit na pagod ka dahil papasok ka ng school, kaya mong gumising. Kahit na ang sakit ng katawan mo dahil kailangan mong pumunta ng opisina, magigising ka. Pero kapag papasok ka ng dyan na, napakadami ng dahilan mo. Ang mga parents, sagi ko itong sinasabi, how dare you? Kaya mong gisingin ang anak mo para pumasok ng school, pero hindi mo kayang gisingin yung anak mo para sa fajr. You're telling me you love them? If you really love them, dalhin niyo sila sa paraiso. Nagagalit kayo kapag late ang anak mo, pero hindi ka nagagalit kapag hindi nag-fajr ang anak mo. Right? This is the problem. So mga anak, the first step for success and yung wa'akun minasalihin, paggawa ng kabutihan, we should begin with our salah. Kasi ang sala, ulo yan ng lahat ng ibada. Right? Ito yung unang bibilangin sa yawmul kiyamah. Ito yung susi ng paraiso. Ito yung oxygen ng ating mga buhay. Ito yung magbibigay sa iyo ng success. So begin your day.